mama! Welcome back to my channel. My name is Aya. And yes, I am back with another video. I am very sure maraming matutuwang mga kamamas ko dito kasi naipon na yata yung comments ko about this DIY and yung mga requests ko din. So, ayan, finally, may share ko na din sa inyo kung paano yung tamang pagtanggal ng milia at home. And i-share ko din sa inyo yung step-by-step kung paano ko siya ginagawa. Ganon din para hindi siya mag-leave ng scar or ng mark sa face ninyo. So, if you want to find out more, just keep on watching. Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. Ayan, mga kamama, finally, tinubuan na rin ako ng mga milia. Wow, feeling blessed, nakakaloka. So, hindi ako makapag-upload ng DIY about this skin problem kasi nga hinihintay ko na magkaroon ako ng milia. Alam nyo ba yun? Frequently, nagkakaroon ako nito kapag mainit and parati akong pinagpapawisan at saka isa pa kapag hindi na healthy yung kinakain ko. So, alam nyo ba, recently natuklasan ko na mataas yung cholesterol ko, mga kamams. Kaya, ayan, hindi na ako magtataka kung nagsilabasan yung milia ko ngayon. Actually, tatlo lang naman yung lumabas na milia, mga kamama. Kaya, ayan, nagkaroon ako ng time kanina para tanggalin yung mga yon. So, actually, nakapag-video na ako and mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila tinanggal. Disclaimer lang, mga kamama, sa mga nag-aalinlangan and medyo natatakot na gawin ito sa bahay nila, wag na lang ninyong ituloy kasi medyo may pagka-complicated yung gagawin natin. Wow, complicated. Lalong-lalo na sa mga beginners or sa mga first time na gagawin to. Ako kasi, may experience na ako sa pagtanggal ng milia kasi madalas din akong tubuan nito noon, lalong-lalo na kapag summer. And ganun yung ginagawa ko or ganito yung ginagawa ko. Siyempre, alam nyo naman, before tayo mag-start, diba, nagsishare ako sa inyo ng konting information about sa gagawin nating DIY and kung ano yung topic natin today. So, sa mga kamamas ko dyan na nagmamadali, kalma lang po. Kailangan ko tong i-explain sa inyo para naman kahit papaano, lalong-lalo na sa mga hindi familiar sa milia, is magkaroon sila ng information. So, yung milia, mga kamama, yan yung multiple cysts na lumalabas sa face natin, karaniwan sa mga sanggol kapag bagong panganak sila. Kumbaga, yung nandun sa loob ng cyst na yan is keratin, hindi katulad ng sa pimple na pus. Yung pimple kasi, yung kaibahan nito sa milia, kumbaga na-clog yung pores natin dahil sa bacteria tapos nai-infect siya and eventually ang nangyayari nagkakaroon tayo ng red bumps. So mas masakit siya kaysa sa milia. Yung milia mararamdaman nyo medyo matigas tapos bump na kulay white siya. So ganon yung itsura ng milia. By the way, i-insert ko na lang yung mga pictures ko dito or yung mga pictures na makukuha ko sa net para magkaroon kayo ng idea kung ano to and baka sakaling ganito rin yung nangyayari or lumalabas sa face ninyo. Okay, madali lang yung gagawin nating DIY, lalong-lalo na sa mga malalakas ang loob na gawin ito sa bahay nila, katulad ko. Pero katulad nga ng sinabi ko sa inyo, meron na akong experience kung paano tanggalin yung mga milia na to sa face ko kasi nga lumalabas to madalas sa akin. Inuulit ko, mga kamamas, kung feeling ninyo hindi kayo confident na tanggalin ito or may pag-aalinlangan kayo or medyo natatakot kayo, huwag nyo na tong ituloy kasi alam nyo na baka mas lumala pa to, mauwi pa to sa infection, diba? Mas mainam na magpa-consult na lang kayo sa mga dermatologists o kaya naman sa mga espesyalista. Sa mga malalakas naman ng loob and meron ng idea kung paano to gawin, sana itong mga tips or mga step-by-step na guide na ibibigay ko sa inyo ay mas makatulong pa. So, let's start. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung aking milia dyan. Ay, hindi gumana. Ayun. Ayun. Ayan. Dyan sa part ng mata. Malapit sa mata. So, wala baka may muta pa ako. Wala naman. Wala naman. Ayan, wala namang muta, mga kamama. Safe tayo, okay? Meron tayo ditong isa. Hindi yan pimple ha, kasi makikita nyo naman. So, hindi po yan pimple, kasi iba yung pimples. Ayan. And then, ito yung pangalawa. Nangitim siya kasi, trinatry ko siyang i-prick kagabi. So, nangitim siya. Pasensya na kayo. Ala, ano ba naman yan? Wait lang. Ayun. So, ayan. Isa, dalawa. And,
Ito yung pangatlo. Sana mag-focus, diba? Hala, ayaw niya mag-focus. Huwag na natin siyang pilitin. By the way, mag-picture na lang ako para mas makita niyo ng mas malinaw. So, ayun, yung mga milya ko. May tatlo tayong tumubong milya ngayon sa mukha ko. Nagkataon. And mag-start na tayo kasi magpapahaba na naman to. Ayun, yun na naman ng nagdadaldal ako kayo. Okay, yung pinaka-first step natin is exfoliation. And winner na winner sa akin si Neutrogena Skin Detox kasi meron itong microbeads. And kapag ito yung ginagamit ko, feeling ko nalilinisan niya every corner of my face. Hindi ko ina-advise sa inyo na mag-exfoliate kayo everyday kasi nakaka-irritate din siya ng skin. And part ng exfoliation is yung pag-facial brush natin. By the way, kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng mild toothbrush lang. By this way, tanggal yung mga dead skin cells nyo and then malilinisan din yung mga pores ninyo. Lalong-lalo na kapag meron kayong whiteheads and blackheads. Ayan, nandito naman ako ngayon mga kamama sa kusina kasi nagpapakulo ako ng tubig kasi mag-DIY steam tayo or home steam. So, papalambutin natin yung milya natin sa pamamagitan ng pag-i-steam. So, ayan, kumukulo na yung tubig ko. Ayan, transfer na natin siya dito sa palangga ng malinis na malinis. Ayan, dahan-dahan lang kayo mga kamama, baka mapaso kayo. Steam na tayo mga kamama. Nakakangalay siya! Ayan, so close up ko lang kayo para mas makita nyo kung paano yung gagawin ko today kasi nga hindi nagpo-focus yung camera ko. And ayun na nga, meron akong ganito. Nabili ko lang to sa Wish mga kamama. Pang pimples talaga siya. Yung needle na gagamitin ko is this one. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero ito yung ginagamit ko. So, be careful with this. And uunahin ko to si Mother Milia. Actually, mga kamama, ito hindi yan milia ha. Kasi mahalata nyo naman namumula siya. So, that is my pimple. Okay? So, wait lang. Okay, so mag-move na tayo sa pricking and dapat yung needle ninyo is parallel to your skin but for demo purposes, ganyan yung nangyari. And dahan-dahan lang kayo sa pag-pull away ng keratin from your milia. No squeezing dapat mga kamamas and dahan-dahan lang, please be careful. And then, huwag nyong lalaliman yung pag-prick ninyo to avoid pagdudugo on your skin. Natanggal na. So, para mas mabilis gumaling and mas ma-exfoliate yung nasa loob, is gagamit ako ng ganito, yung Loreal Skin Expert. Ito yung gagamitin kong face mask para mas mabilis na gumaling yung skin ko kasi nga binutasan ko siya para hindi siya magmarka. So, ayan. Alam nyo, masakit to kasi talaga ito yung pimple eh. Tumutubo na yung pimple ko dyan, no? Ayan. Hindi ko pa siya pinutok kasi nga
baby pa siya. Bagong panganak, kaya medyo masakit-sakit pa siya. After natin na mai-apply itong face mask na to ng Loreal, iiwan ko na muna siya dyan for about 3 to 5 minutes and then magre-rinse na ako ng tubig. So, yung tubig na gagamitin ko is malamig na. So, kanina mainit yung pinanghilamos ko para mag-open yung pores ko, tapos nag-steam ako para talagang mas mag-open sila. Ngayon naman, para i-close ko yung pores ko, malamig na tubig na yung gagamitin ko. Ayan, winner na winner din sa akin tong toner na to from Olehenriksen kasi nakakatanggal to ng dark spots, mga kamama. I bought this one in Sephora. It's very important, lalong-lalo na kapag nag-treat tayo, gagamitin dapat nating mga pang-skincare ay may skin whitening and skin brightening. So, lastly, maglalagay ako ng moisturizer sa face ko and alam na alam nyo na yon, mga kamams, I use Nivea plus 3 drops of vitamin E oil. With this two combination, it will promote wound healing and mapiprevent din natin yung pagkakaroon natin ng inflammation. Also, very important din yung skin hydration. Siya nga pala, mga kamama, don't forget to massage your face para maiwasan natin yung pagkakaroon natin ng skin sagging, wrinkles, and para mas maging looking young yung skin natin. So ayun, nakita nyo naman kung paano ko siya ginawa. Hindi naman siya ganun katakot-takot, diba? Pero sa mga matatakotin sa needle or may phobia sa needles, diba? Medyo mahirap itong gawin para sa kanila. Ayan, huwag nyo na lang itong ituloy kung medyo natatakot kayong mag-prick mismo sa sarili ninyong katawan, diba? Pero kung ayaw nyo namang gumastos and malakas talaga yung loob nyong gawin to sa bahay ninyo, why not, diba? Basta mag-ingat lang kayo. So, ayan, nakikita nyo naman yung face ko. I have my bare face right now. And eto na siya. Nag-subside na actually yung redness. Pero kahit papaano, nandyan pa rin yung redness, which is normal naman, mga kamams. And kanina, naglagay na din ako ng yellow para mawala yung bump niya. Hindi ko ina-advise pala to, lalong-lalo na sa mga taong may multiple cysts or milia sa face nila. So, kailangan nyo talaga dito ng espesyalista. Pero kapag mga ganitong tatlo lang, dalawa lang, diba, wala namang masama kung gagawin nyo to sa bahay ninyo. Syempre, dapat may kaalaman kayo. Dapat malakas yung loob nyong gawin ito. Pero kung wala talaga kayong kaalam-alam kung paano to gawin, huwag nyo na lang ituloy. Kung meron kayong budget, diba, pwede naman kayong pumunta ng clinic or ng spa para magpa-facial. So, ayan, mga kamama, thank you so much again for watching my vlog. Sana may napulot kayong aral dito and nagustuhan nyo tong vlog ko na to today. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell also para parati kayong ma-notify every time na may bago akong uploads. And please leave your comment in my comment box below and don't forget to hit the like button. So I will see you again in my next vlog, mga kamama. Bye!